What's up mga katornilyo? Magandang gabi po sa atin. So may gagawin po tayo ngayon, mounting number 3, saka stabilizer link, saka spark plug. Pero unahin muna natin yung mounting number 3. Kasi mainit pa yung makina, hindi pa natin pwede buksan yung spark plug. So basically katornilyo, tatlo gagawin natin ngayon. Tatlo, pero pagka okay naman yung spark plug na, yun ang susunod. So anong kotse gagawin natin ngayon? Mazda 3. Yung kay? Boss Ninong. Boss Ninong pa rin. Paborito. So tatlong, yun? Tatlong parts. Parts. So, ano ulit yun? Mounting number 3, saka spark plug, saka stabilizer link. Dalawa. Sige, dali natin yung ating mga viewers so, dun sa coaching gagawin natin. Dito may mga gamit naman tayo dito dahil mga high-tech dito kay Boss Nino. Ayos. By the way, yung palang jersey na yan, sa lahat ng mga nanonood, huwag na kayong maghangad. Sa akin mapupunta yan. Guys, tara natin. So, sirayan mo natin itong guys, dito. Kaya, yeah, pakita natin. Ito yung mounting number 3. Ito yung mahawak ng engine. So, pagka na luma na to at na talang dikit na yung goma, nagkakaroon ng vibration. So, nagkakaroon ng mga shipshock, ganyan. Kasi yung transmission, hawak din niya. So, nagkakaroon ng mga shipshock pagka... So, basically, pag na-worn out yung mounting ng nag-hold sa engine, dyan nagkukos yung malakas na vibration. Vibration. Tama? Ito yung number 3, guys. Number 3. Saka number 4, doon. Saka number 2 naman sa baba. Number 2 sa pinakaila. So, dito tayo yung pinaka-basic na lagi nasisira, guys. Mounting number 3. And mounting number 4. So dito tayo kasi sinilip na natin dati guys, ito yung may problema. Nagkakaroon ng mga vibration. So dikit na siya guys. Dito. Makikita nyo guys. So tapos, palalamigin lang natin yung engine. Palamig lang guys. Tapos tirahin din natin mamaya yung spark plug. Dahil that time na tinignan natin, sinikap natin isa problema, isa... sunog na siya. So, kailangan na natin palitan para condition lagi yung sakyan. Basically, katornilyo, ang mounting depende sa unit at sa paggamit. Gaano katagal pinapalitan? Ang mounting number 3, ang mounting naman, tumatagal yun ng mga 70,000 kilometer. Takbo. So, kaya na yung i-reach yung sometimes pagka depende sa paggamit. Depende sa paggamit. Dun sa tatlong saka, mounting na nag-hold sa engine, basically, yan talaga yung pinakamadalas palitan. Oo, number 3. Ito pinaka base laging napapalitan, number 3. Yan pakita natin na mas malawak. Ito guys. So guys, ito yung natin, gagamitin natin. Gamit na ng jack. So kailangan natin i-support yung engine. Taas natin konti. Kunting-kunti lang naman guys. Kunting-kunti lang. Pagtaas natin ganyan, saka natin babaklasin yung mounting. Kasi so katornilyo, basically, anong mga tools yung mga prepared natin na gamitin dyan? Itong extension. Extension. Trench. Number 17 box. So, power, pneumatic electric. Yan. Pangmalakasan. Pangmalakasan yan, guys. Tsaka? Tsaka itong jack. Jack. Ito yung pinaka-jack ng ng sasakyan. Anong number ulit nun? Number 17. 17. Tsaka extension. Okay. Saka. Yan. So, prepared guys, na. So, umpisa na natin dahil okay naman tirahin to kahit mainit. Yung spark plug lang yung problema. And make sure yung pag-placement ng jack, no, katornilyo. Yun lang. Nakalapat dyan sa may, malapit sa crankshaft. Hi guys, so ayan si katornilyo nyo nasa baba. Pini-place my for safety nung ating jack. So, lagyan natin itong guys, lalagyan natin ng jack. Kasi kailangan natin support yung engine. Ito, manotice nyo sa may pinaka engine niya. Habang pinupull up yung jack, ayan, maangat siya. Dahan-dahan. Kasi ito yung pinaka-target natin. Number 3.
medyo mainit, mainit pa talaga yung makina. Madaling mapalitan yung parts na gagawin. So yan, napaka daling gawin ng sundan. So no need na to go to workshop. So umakyat na sa Pargoy? So at least kung papanood niyo yung mga gandong video yung mga kapatid, especially sa mga car owner natin. So ginagamitan na nung ano, pambigating electric drill natin dyan. Para ma-release yung pinaka bolts nung connector. So nakadalawa na siya. Change gear, and the good thing yan, kompleto yung mga tools na ginagamit natin for repairing or re-changing some parts. So napaka convenient yan sa lahat ng mga car owner natin. So, na laging sinasabi ni Katornilyo na basta kompleto pa sa gamit mo, and then kaya mong gawin or kaya nyong sundan yung mga gantong DIY project. Basic lang yun to, guys. Basic lang. So, no need na kayo pumunta ng kasa to spend money. So, ito guys. Tatanggalin natin itong ano. So yan, halos natanggal na lahat ng screws ng connector. Ayan, kung makikita nyo, isa dun sa baba, dalawa dito sa taas, yung nuts, tapos dito sa loob. Ayan, tapos meron pa dun sa baba. Ayun, kung nakikita nyo siya. So yun yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan yung natanggal na ni tanggalin natin yung mga connectors dito. Kailangan tanggalat yan. Ayan. Kailangan na ha. Ayan, gagamit tayo ng flat screw. Philip. Tanggalin. Guys, so tanggal na. Ito, sambuo. Fresh na fresh. So, papalitan natin ng bago. Pag ganyang presyo, Katornilyo, nasa magkano? Nasa ano? 50 maigit. Sa atin sa Pilipinas, isa sa 8,000. Sampo. Sampo yan. 7,000. Sama tax. Original siguro. Original. Siguro Japan. Genuine. Mga 15. Original din siya, guys. Pakita natin. Barcoded. Yan. Dito. Ganyan, guys. Pagkakaiba. Ganyan talaga. Yan, pakita natin. So, ito yung ating use. Ito yung bago. Yan. So, laki ng diferensya. Nagkakaroon kasi nito, guys. Pakita natin yung lubog. Umaba na yan. Malambot na. So pagka umandar na yung makina, nag-shift-shock na siya, may vibration na, ito yung nangyayari. Lalabas ng napakalabas na vibrate. So, ito rin, makikita mo dito. Lubog. Lubog na siya. So yan guys. Isa, pero may ibang ata. So, ibang lugar pepper. Sampan natin guys. Number 3. Basic lang, di ba? Basic lang. So, lagay mo natin yung sa ilalim, guys. Dalawang tornilyo.
Maliwanag pa naman. So, ilang turnil yung nag-hold dyan? Sa tatlo dito sa dalawa, tatlong nut. Tatlo, ay, apat, ano, lima, anim. Saka tatlong nut, saka tatlong bolt. Ayan, yung isa. Sa ilalim yung isa. Sa baba yung isa. Ayan, iimpitan na po. Walang control. Service pin din. Parang low medium high. Pita na po yun sa ibabaw. So bakit natin ginagamitan ng manual? Actually, mayroong ano to, higpit talaga to eh. So kailangan natin ano? Dismounting. Dismounting. Grabe yung power ng ano? Pneumatic na yan. Nakakanginig ng braso. Ano? Lakas. Hindi kaya ng hangin. May ano, pagka hindi na kaya, lulubag na yung hangin. Yung isang mga barbecue also din. So, yan guys. So, So yan guys, napanood nyo kung paano sinimulan tanggalin at palitan ng bago yung mounting number 3 natin, yung engine mounting, and then tighten na siya, and then next natin yung spark plugs. Ilang spark plug gagawin natin dito? Apat guys. Oh, sige. Okay, outro tayo, katurilyo, para sa ating mounting. Game, outro. So guys, ito na. Tapos na yung mounting number 3. So, punta naman tayo sa spark. So yun, mga katurilyo. Ayan na siya. So yun lang guys. Bago na yung engine mounting. Well secured, safe, installed. Ayan. So, continue lang kayo. Keep subscribe, watch, and like the video. Para sa inyong mga DIY techniques. Hello, Ricardo. And so next project natin, ayan, i-reposition lang natin yung kotse. Yung Lodi Garden nyo. Gagawin naman natin ito is na pareho ko, guys. Apat na spark plugs ang ating papalitan. Same car pa rin. Dito pa rin kay Boss Nino. Yan na siya. So, yung simple action. Tapos dalawang gulong kasi. Sana lang yan. Reset natin ang Thursday natin gawin. Thursday natin gawin. Punta natin yung ano, spark plug naman tayo ngayon. So, dati, naalala niyo yung vlog ko na last. Tinignan ko na tong apat na spark plug. So, number 2 saka number 3 is talagang ano na, burn na siya. So, yun ang nagkakaroon ng cause minsan ng ano, misfire. So,
yan guys, babaklasin na natin, napapalitan ng bago. So papakita ko sa inyo yung bago. So ito yung bagong spark plug. Genuine din. So si Boss Ninong hindi bumibili ng mga pipitsuging spark plug yan. Disclaimer nga pala sa lahat ng nanonood, hindi po sponsor to ng Mazda. Which is pinapakita natin sa inyo yung mga genuine parts na dapat gamitin. Ito genuine guys, yan, oh. Mazda talaga yan. Yan. Isang ikot. Yan. Ikot daw, may ikot. Yan. So, yan guys, kita nyo naman. Di pipitsugin si Boss Ninong, di bumili ng mga pipitsugin parts. Walang discount yan. Walang discount yan. 0-0 yan. Pag inaalok ng sales staff yan na, sir, bigyan kita ng discount. Ay, hindi na ako bibili sa'yo. Kasi nag-approach ka ng discount. Ayaw niya. Ayaw niya. So yun, apat na spark plugs ang gagawin dito ni Katornilyo. Which is yun nga yung nagkabos ng misfire sa engine. And then basically, Katornilyo, may mga tatanong yung ating manonood. Gaano ba kadalas pinapalitan ng spark plug? Spark plug minsan pinapalitan na sa 40,000 kilometer. 40,000 kilometer. Yan yun, kakaroon ng ano. Ayan, nakakuha naman kayo ng mga tips. So, anong mga tools ang kailangan natin gamitin at i-prepared para alam ng mga nanonood? Ano, pinaka-common tools, number 10. Lagi natin bit-bit kahit sa mga motor, sasakyan, laging may number 10 yan. So, pinaka-common lang. Number so, 10. Kailangan lang natin talaga dito, socket. Socket talaga. Kailangan natin. Kung napapansin nyo guys, oh, inaabot na naman kami ng dilim. Mahilig kami sa dilim. Ganyan talaga mahilig sa dilim. The more na madilim, mas maraming trabaho. Wow! Ayun, sandalos. Inaabot kami ng dilim. Ang init kasi. Yun, kung makikita nyo yung last video namin na yun, which is talagang hindi siya engine cool down, so yun yung medyo matagal dun sa video na yon, but successful naman yung naging palit ng drive belt natin doon. And then ayan, syempre ginagamit pa rin. And number one doon yung safety ng owner as well. Syempre yung genuine parts ang ginagamit. So tanggalin muli natin yung negative. Negative. Yung orosan dyan. For safety lang naman ta. Pagka di mo kasi tinanggal, miss no one na Isa-isayin lang natin para hindi tayo maligaw guys. Hindi ko bilhin rin yung stabilizer eh. Valve siguro. Ano yun eh? Tie rod? Tie rod ba to? Alin kuya. Tie rod to di ba? Oo. Stabilizer link. Kasi nung sa akin doon, ano na? So guys, ito gagamitin natin. May goma rin yun. Pinaka basic. Tanggalin natin yung isang ignition. Yun yung panghugot natin kung wala tayong magnet. Sa kaliwa sa kanan. Yun. So, kaya pala yung bawi mo kanina. Ganun na ganun yung gulong mo. Kailangan natin bakla ay ano, hugutin isa-isa. Hindi ko ba nakapapalitan yun sa'yo? Diba sa akin, okay na mama? Diba hindi ko may maniubra yun? So, yan. Matigas na kasi. Ito yung pinaka-basic na panghugot natin guys. Pag wala tayong magnet. Ay, nung binawi mo kanina rin. Napakabilis. Nakakuha na naman kayo ng isang matinding kit. So, tingnan nyo guys. Paghugot ng spark plug. So, yan. Tunog na yan guys.
Okay na natin isa-isa lang guys para di ano, di kayo maligaw. Pa-reply nga kay Bro Edward. Message. So papalitan natin ng bago guys, ng bago. Naka-order kayo ng pizza? 45 minutes na. So pag naglagay naman tayo guys, lagyan, tanggalin natin yung gloves para at least hindi natin mahulog. Sila, Edward? Para safety. Yung? Kasi pag inulog mo yun, may posibilidad na baliktad. Iba yung tama nung spark plug mo sa ilalim. Sinundo ko sila des eh. So higpit lang na pinaka soft lang tong higpit niya para at least pumasok yung thread. Kasi pa natin focus kay Katornilyo. Kasi pag clear sa mo, yan. So yan yung ginagawa ni Katornilyo. Wala kang gloves. Kasi pagka pinahigpitan mo ng bara-bara, matisira yung thread. Lalo't medyo mainit pa yung makina. So higpitan na natin guys. Yung tamang higpit lang guys kasi mainit yung makina eh. Kasi pagka nasubra ng higpit, puputok yung spark plug. Pag ganyan, pag ganyan lang guys. Yan. Panahon dyan, oh, ang daming champunin dyan. So mainit ka kaya kailangan gumamit ng gloves kasi mainit yung makina guys. Sa akin kailangan ko pa... So naka-isa na tayo. So tanggalin natin to. Ilis ba yung injector mo? Isa-isa lang natin guys para hindi tayo maligaw. Kasi so, pinaka-DIY yan eh, isa-isa. Paano mo nilinis yung injector niya? Backlash lahat. Sa company? Ha? Sa company? Dito. Paano mo nilinis? May pang-press? Ano? Calibration. Calibrate. Yung dinadaan sa mali? May dala ka? Hindi, wala. Papagawa mo yun. No, alam ko, 15-16 BD. 3BD sa time mo? 3BD sa? Oo, 3BD. 3BD 12. Ganun yung range. So, tanggalan naman yung isa guys. So, pinaka-basic na naman tayo guys. Para yung wisik. Huwag muna natin lagay yung isang, ano, itong ignition. Ito yung panghugo natin guys. Yun yung sa gasolina. Kita nyo? Panghugot. Yeah. Yun. Pahugot na siya. So, pangalawa na guys. Sa atin nilang kasi yung mga laban pa yan. Pag walang budget. Pagkita natin ng bago guys. Ayan, kita natin yung bago. Ito ang duma. So yung pinaka basic guys, tanggalin natin yung gloves, saka natin ibagsak yung lagay yung ano. Kasi mababasag yung iba tama nun. Ganun din. Ilagay natin, soft lang para at least kumapit yung thread. Kasi pag iba yung paso ng thread, nasisira. Pinas. Nandiyan naman ang ano, dito ka responsible para. Kuha ng isang painter. Oh, yan, like it na guys. Yun. So, yan, sa dalawa na tayo gamitan. Balik na natin tong pinaka ano. Dalawa lang ba? Apat. Yan, para at least dito maligaw. Punta tayo sa number 3. Visit guys, dali-daling sundan, DIY. Gaya ng sinabi ko kanina, ito naman panghugot mo. Ignition. So, 3. So yan mga Lodi, nakakatatlo na tayo. So ganun pa rin process, yung paglaglag natin ng ating spark plug. Para hindi siya mabasag sa loob. Kasi guys, pagka binagsak mo ito sa ilalim, magkakaroon ng dikit dito, didikit na. Bro, nakakunta na. So, kita nyo guys. Yeah. So, tamang gap lang siya. Sakto lang. So guys, pasok na natin. Ganun ulit.
Yung mountain number 3, ilang minuto lang ba yun? 10 minutes? Mga 10 minutes. Bilis lang. Tawagan mo na lang sila. Sana lang. Magkabit so, lang. So, last na guys. Sa power pack, hindi mo kaya. Last na. Wow. Ginagamit yung pangalan. May ginagawa lang. Kasip-sip nyo. Pumunta ka dito. Akin na yung cash. Nadating na yung pizza. Thank you. 19 so last na guys, tapos na yun, sulog na sunog po, sunog na talaga yun guys. Alright, mas na rin niya biglaan na plano. Pinalitan natin to guys, dati magka 3 years na to eh. Okay lang yearly magpalit kaya, mura lang lang. Okay lang na yearly na magpalit. Review din Mike. After discount. So ito na, mabigat, last. Ang yearly magpalit kaya. Last na guys. Masakit sa bisa. So yan, nasa last spark plugs na tayo. Okay guys. Anong gusto mo kayo sa kotse? Ano mo ni Ate Refi? Oo, ang lakas. Bango siya sa audio. Sarap patulog pag aboy mo kumay. Yung ano, yung kulay. So... So guys! Last na to. Babalik na po ni Kator Hilyo nyo yung ano. Spark plug cover. So, ayun guys. Dapat magano mga amok sa sino mo. Os. Kala natin yung mga bot. Apat. Lo. Apat. Sunod, papalinis ko kay Gato Mekaniko to. Ano naman tayo? Headlight lamp. Headlight restoration. Restoration. Yan, so palinis mo na yan. Natapos niya na yung apat palitan, yung mga nagkukos ng misfire sa ano, engine. Yung apat na spark plugs. And yun, to have a recap sa mga nanonood natin, Lodi Gardo, tuwing kailan bago palitan yan? 40,000 takbo? Okay, 40,000 na. Maximum. And then, syempre may mga nagtatanong, kailangan ba talagang palitan lahat sabay-sabay o pwede pa isa-isa? Kailangan sabay-sabay lahat, guys. Yun yung number one, di ba? Hindi natin pwedeng isa-isa lang. Kung gusto nyo naman, linisan na lang guys para makatipid. Liha. Kung may budget naman, palitan na lang. Ano pa nalilinis? Liha. Liha. So... And once na ma-secured na yung mga screws, bolts and nuts dyan. Ito mga bolts. Kasi courtesy of Lodi Katornilyo nyo. Yan. Kaya patuloy nyo lang kayo manood sa mga DIY projects natin. Para guys, support nyo guys. Naka 1,000 na tayo guys. Yun. Pati yung pang 1,000 videos natin na i-upload. So, and then mas marami pang dadating. Views na lang guys. Kailangan natin muna ng views na marami. So, busin nung start. Okay, outro tayo. And shout out sa mga nanonood. And thank you sa mga nag-subscribe. Okay? 3, 2, 1, outro. So guys, ito, tapos na natin yung ano, yung spark plug na palitan, naka-mounting number 3. So yun lang ang ating ano, magagawa ngayon kasi stabilizer link medyo matagal-tagal yun.
So, yan lang guys. Don't forget to subscribe my channel and laging manood. And don't forget to hit the bell button. Shout out sa mga subscriber. Thank you so much. Thank you guys.